Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Marami sa inyo bumilib sa kwento ng buhay ni Badjaw Girl. Pero naantig rin ang inyong puso tulad ko na lang sa posibleng sakit na kanyang dinadala at matagal na niyang iniinda. Meron kang iniindang sakit? Yes po. Ano ang nararamdaman mo ba? Kasi nagpa-check up na po ako dati. Meron po talaga siya. Sabi nila po parang bukol lang talaga. Pero hindi po nila alam may pinagdadaanan ako. Kumbaga parang kailangan kong tiisin na hindi ako nakakapagpa-check up kasi imbis na i-check up ko, ibigay ko na lang sa parents ko, pambili nila ng pagkain. So ako, okay lang. Okay lang na ako yung mahirapan, wag lang sila. Finally, dinala na po natin siya para magpa-check up. At hindi lang yon, malapit ng Pasko. Kaya may sorpresa rin tayo para sa kanya at sa kanyang baby. Hello! Galing! Kamusta ka na? How are you? Hi, Rita! Finally, magpapa-check up na tayo. Finally! Happy. Hello po! Alright, let's go. Sa harap ka na. Let's go! So, kamusta ka na? Excited ako na medyo kinakabahan, pero okay naman po ako. Oh, pero wala ka namang pain nararamdaman? Meron po, pero... Really? Oh, yes. Pero... Pero alam mo, tinanong ng kaibigan ko, posible ba na yung pain mo, baka gatas lang na hindi lumalabas? Eh, hindi po. Wala pong lumalabas na gatas. Ha? May lumalabas siya, pero hindi siya nagtutuloy-tuloy. And then, pag pinapadali ko yung baby ko, sobrang sakit po. Oo. Oh my God. Okay, ngayon magpapa-check up na tayo and hopefully everything is okay with Rita. Alright, let's go. Ito na tayo. Naninerbiyos ka? Ako. Talaga? Ikaw naninerbiyos ka? Para sa kanya po mang gano'n. Really? Pero sana, mas maganda wala talaga. Wow. I find this like normal test. Oo. Sweet po, nag-holding hands pa. Ay, hindi mo. Wala akong masabi. Yan ang young love. 9, 4, 5. Ah, ito siya. Okay, dito na tayo kay Doc. Hello, Doc! Hi, hi. Is she here na? Yes, she's here already. Hi, Doc Jenny! Hello, this is Rita. Hi, Rita. And this is her partner. Hello, po. Hello. Okay, Rita, how old are you? 19. Oo, sige. Meron ka na bang mga children? May mga anak ka na? Isa. Because you're 19 years old and you have... Meron ka ng isang anak, like yung menses mo, very regular ba? Hindi ka naman nagkakaroon ng pains o masakit, ang puson mo, pag nagre-regla ka. Meron po, pag nagre-regla po. Pero nagpapa-regular check-up ka na ba? Hindi po, kasi yung sa dibdib ko po, actually nagpa-check-up na ako. Kaso siguro nasa 14 to 15 lang ako noon. Okay. Ayun na po yung huling check-up ko. May nakapa po kami ng bukol. Okay. So parang sabi ko baka normal lang sa babae pagka nagkakameron kasi meron diba ganun po. Uh-oh. Tapos after noon po parang napapansin ko hindi siya nawawala kahit tapos na menstruation ko. Parang okay. Nag-i-stay po siya tapos pag kinapa mo masakit ko. Nasaan siya? Nasa kanan o sa kaliwa? Dito. Sige mamaya titingnan natin ha. Okay, so ang pinaka-issue pala natin yung talaga yung sinasabi mong breast mass mo. Sige, so titingnan natin yan, ha? Tika. Para ma-examination at ma-check natin yung sa breast mo. Okay? Okay, let's go first. Normally, at this young age group, in the reproductive age group, yun ito yung mga nagbubuntis sila, nanganganak, it's actually based on hormones. Pwede naman, most likely, it is benign. Mm-hmm. But of course, we have to check. Okay, we'll start muna with a pelvic exam, ha? Para hindi ka mahirapan. Nag-test ka na ng ganito noon, Rita, or never pa? Never pa. Never? Never ka nakapunta sa isang OB-GYN? Nasabi mo sa akin kanina na solid mass, wala akong nakakapa. I praise God. Oo. But you know, kailangan natin ng imaging to confirm kasi ito, nakakapa ko lang siya.
Actually, wala akong nakatapa ngayon, which is good, ha? So I think kailangan lang natin mag-ultrasound just to see kung meron talagang may maliit sa loob na hindi natin nakakapa, na pwedeng mag-change ng size depende sa period mo. So ang gagawin natin, sige, we can have her change. What we did the breast exam, I did a pap smear, I did a pelvic examination to check her uterus and her ovaries. I didn't see any palpable mass, no, or any pain when I moved my examining finger to check yung tinatawag na adnexa, yung mga sides sa ovary. So, because wala naman, which is good, we'll just go and have the regular breast ultrasound to confirm and check lang yung sinasabi niyang breast pain. And of course, you need to do yung pap smear. Okay. Guys, si Dr. Jenny Jose is my OB-GYN, but more than that, she's also a sex doctor. She is studying sexual medicine. So, ano ang sexual medicine, though? Okay, when you deal with sexual medicine, of course, remember, I see women in the perimenopausal and the menopausal age group. So, they have their concerns already with intimacy. Of course, they have the dryness, they have the incontinence. So, with sexual medicine, we are actually improving the lives of the patients because we don't only treat them physiologically, but also medically. How many marriages have you saved? I'll be honest with you, around 38. And I'm surprised. Yes, I'm surprised. 38 marriages, munti ka na maghiwalay, pero inayos mo sex life? Oo, actually, hindi ko intention na ayusin yung married life nila, but I did not know that this is actually a big factor. Oo. You know, before, people are very quiet about it, right? Uh-oh, they don't talk me. And patients come and see me, they're very open too. So, I see already the difference now in terms of, how do you say it? How people respond. Openness and acceptance. Yes, right. So, mga misis, mister, na matagal na kayong kasal, huwag kayong mahiya to go to an OB-GYN, to Dr. Jenny Jose, to talk about your sexual problems. Dok, ask ko lang po yung about sa, di ba, nabanggit niyo po kanina yung family planning. Pwede ko po itanong yung about sa implant, kung ano pong klase. Okay, ganito yun eh. One is oral contraceptive pills. Ang isa na nakikita kong okay for you is an IUD, right? Ano po? Ang IUD, meron tayong T-shape na metal. It's made up of copper. Pinapasok sa cervix, tapos magiging parang nandito siya. It will prevent you to get pregnant. Right? May ano ba to? May side effect, Doc? Wala naman. Every year naman, pwede ka pumunta kay Dr. Jenny Jose. Pumunta ka dito. Nandito naman ako sa buhay mo. Well, decision to between you and your partner. So you have to talk to each other today. So talk about it. Siguro mas better naman na din po yun, para at least po, mas focus na lang din po kami sa isa and then magtuloy-tuloy din po yung mga plan po namin for each other. So does this mean magpapa-IUD ka na today? Yes. Na no pressure? Empty not, mukhang magiging responsible naman eh. Diba? Oo. That's good. So blessing ang una mong anak and then let's plan the rest. Yes. At inspirasyon pa to sa mga nanonood. Diba that if they get pregnant early, or you can also prevent getting pregnant early, go to your OB-GYN. Para din po sa kalusugan nila. Oo, for your health. Come on, let's do it! Anong naging feeling mo nung nilagay ang IUD? Wala, okay lang po. Wala akong naramdaman. Tanong mo na kay Doc, how will you care for it? Anong dapat mo gawin? Well, kasi ganito, remember, this is a foreign object, di ba? So, pag may foreign object ka, dapat palagi kang clean. Mm-hmm. So, ibig sabihin, yung proper hygiene, kailangan nagagawa mo yon. You always have to wash. If you have, let's say, any vaginal discharge or any discomfort or any abnormal bleeding, you call us para kaagad. Diba? Anong gagawin natin, Doc, now? Okay, well, now, we have to request yung mga test na kailangan, right? Ang which concern is natin yun sa breast, so we need a breast ultrasound, okay? Kahit wala tayong nakakapa, no, mas maganda pa rin na meron tayong imaging to support. Kasi remember, your complaint is masakit yung sa breast mo at meron ka nakakapa before. So, ang breast ultrasound, pag ginawa natin to, madi-differentiate niya kung solid or cystic mass. Okay, pag cystic, it's fluid-filled, ibig sabihin tubig lang ang laman. I feel and I believe na
Yung nakakapamo before is only like a cyst kasi that's actually very common sa reproductive age group. Kasi kung mas yan, na yung katulad nung in-explain mo sa akin since 14 years of age, hanggang ngayon dapat nakakapako siya, di ba? Pero mukhang depende siya sa menstrual cycle mo. So let's see muna, ha? Okay, bye! Bye, dog! Bye, see you! Bye, dog! I'll see you soon. Yeah, thank you. Okay, bye-bye! See you! Sige. Thanks, dog. Okay, bye-bye! Bye! So matapos ng check-up natin with Rita, may sorpresa naman ako para sa kanya. Alam natin gaano kahirap ang buhay niya at saka yung stress na naramdaman niya sa check-up habang hinihintay niya ang resulta. Para naman meron siyang maagang pamasko para sa baby. Eto na siya. Hello! Hi! Hi, Jerry! Oh, hello! Hi, Rita! Oh my gosh! Oh, si baby! How are you, baby? Ang cute-cute! At malakas loob mo na ilabas siya. Yes. Ang galing. Kasi healthy. Oh. Oh, in fairness kay Rita, suot niya ang dress na binigay ko sa kanya. Oh, my God, ang slim mo pa rin. Bagay ang dress sa'yo. So, Rita, I'm going to... Maaga pa mas ko to, meron akong sorpresa para sa iyo. Hello! Hi, Kathy. Ito. Kathy. Hello. Alam mo, napanood ko yung show ni Karen sa YouTube. Sobrang na-touch kami dun sa story mo. So today, we have a surprise for you. You have 50,000 pesos worth of baby pampas. Oh my gosh! Nagulat ka ba? Nagulat ka? Oh my gosh, so 50,000 pesos worth! From Baby Company at the SM Store. So, in-expect mo ba? Hindi mo inakala? Hindi niya inakala, see? Naka-shopping ka ba ever ng 50,000 pesos worth para sa baby mo? Hindi po. Anong mga nabibili mo? Pinakamalaki mo na? Siguro ano po, nasa worth of 5,000 lang po. Yun na, wow! So marami kang kulang na pwede mong kunin ngayon sa SM. Yan. Let's go. Halika, Rita, let's go. Yan. So, eto tayo. October is the super month for SM. So, ang daming sale. Ah, really? Yes. Alam mo, Kathy, naalala ko nung bagong nanay tayong dalawa. I know, matagal right? Matagal na po kami kasi magkaibigan ni Kathy. Yes. Trivia, dati po siyang broadcaster ng ANC. That's right. News anchor siya noon. Yes. Okay, all right. So Karen, you can see here, no, this is the Green Finds display for Baby Company. Lahat ito, these are all made of natural ingredients. Yes. Sustainably sourced. So it's good for the planet. So this is made of what? Silica. It's a natural material na found in sand. Silicone kasi is non-porous. Yes. So hindi siya, parang hindi siya agad nasisira. Mm-hmm. Wait, ang ganda nito. So pag kumakain si baby, Tagalogin natin, ito na yung bib. Yes. Kesa tela. Tsaka matagal to. Opo. Kumbaga hindi ka palit ng palit. Okay. Diba? Tapos andito na, oh. Sobrang dali niya, linisin. Oo, pati linisin pa. Ito pa yung plato. What? Grabe. Alam mo, Kathy, nung baby yung anak ko, walang mga ganito. Ang limited doon. Tinan mo ito rin, oh. Ang plus nito, hindi mababasag. Yes po, isa. Other than sustainable na, nakakatulong ka pa sa mundo. Pero pag na ganon, hindi, hulog mo lang parang. Ay, okay lang. Wala pang ingay. Tsaka may suction siya. So, ah, may suction. Oh. Hindi siya mabilis mako. Oh, ah, hindi nga. Oo. Oh, ang social ng mga high chairs. In fairness. So ito, may high chair ka na pwede mo pakainin, may walker pa. Tingnan mo. Very practical. With one bilay. Kung gusto mo mataas siya, ipapatong. Yes. So, ito ka. Oo. Oh, yan. Yeah. Andiyan siya eh. Oo. Tapos, ito na si baby. Very practical. Lalagay mo dyan, nakatayot sa gagalaw-galaw siya. Yes.
Ay, parang mas okay ito sa akin lang. Oh, for diba? Me. Tapos this one. So, multifunctional type na siya. Gusto mo, in the future, mesa na siya. Ah, oh, ang galing. Ang galing. Ang ganda ng multifunctional items, ha? Sa mga nanay na nanonood. Pag walker, tatanggalin mo to. Maglalakad siya. Ganon, right? Pero pag let's say, maglalaro na mesa-mesa ang drama, nandito yung gamit niya. Pwede lalagyan mo yung mga kanyang coloring, ano, laruan, ganyan. O, diba? Tapos, nandito siya naka-store. Tapos at the same time po, pwede po siya when it comes to if may Lego po. So, oh. Maganda rin yan pang ano sa dexterity. Oo, oh, kung may Lego pa. Jers, tinan mo, pag may Lego na laruan, dito dinidikit. Nakuha ko lang dito. Ah, mag-automatic. Ito, Rita, Jerry, ang tawag dito, playpen. So, ang playpen, ito, nag-rock ito. Kunyari, papalitan mo ng diaper. Diba? Yes, po. Dito mo siya ilalagay. Kunyari, papalitan mo ng diaper. Tapos, pwede yung tulugan niya to. So, pag ginanun mo to, ganito. Para maka-rest din siya. Ganyan. Para kung gusto nyo naman na may romantic moments together. Diba, hindi laging katabi dito. Makakatulog because nagra-rock. Ang cute na gano'n. Ang cute na gano'n. O, tignan mo, oh. Ito kasi, maglalast ito hanggang ilang taon na ang bata. Kahit 2... Yes, ma'am. Basically, it's 2 years old. 2 years old. For the maximum weight capacity of 15 to 18 kilograms. Oo. Meron nila mo. Ito, pag yung baby mo, tumatayo-tayo na. Pero, paano to nang Yes, ma'am. Ang gabi. Kailan mo, Jerry? Please lang natin, ma'am. Ah, okay. Meron din siya dito. Ang please. Ayan na. So, hindi na mag-rock. So, nandito lang siya naglalaro. Right? May playpen siya. So, ano ba to? Type or yes or no? Type. Type na type ni baby. What's anything? Oh. Ba, ito, hindi maingay yung baby. Kasi pag umiyak siya, Ma'am Karen, sobrang lakas po talaga. Ng boses niya. Oh, ito nga, meron na tayong high chair in one, and table and chair play area, and meron na tayong playpen, crib, etc. Ganito ba yung ano mo? Oh, medyo maluwang-luwang na. Pero ganito rin. Oh, ayan, ayun, din perfect. So, ito. Sold! Ay, ladami mo nang ano na ako. Yeah. Thank you sa'yo. Mapapanood mo ito. Mapapanood mo ito. Gusto ko tuloy maging baby. Pero Rita, Cherry, remember, you don't have to spend it all today. Correct. Yes po. Kung yung kailangan nyo, gusto nyo, pag Pasko, pwede kayo bumalik dito. Hawak nyo naman ang GC na ng baby company. I mean, nandito na yung credit nila, yung amount. Nandito na. Anong kailangan mo? Ano, siguro po yung tuwalya. Tapos, syempre, lumalaki na rin yung baby ko. Kailangan din po niya ng mga damit, pang-alis, ganyan. Yay! Oh, kulay pink siya, so favorite ko yung pink. So, pasensya ka na, nakakoy yung gagamit siya. Alay, nagawa ko ni Mami. Ayun po, yes po. Washcloth, Mami. Ayun po. Anong feeling mo? For me, syempre, masaya ako para kay baby kasi madami na siyang gamit. And bukod dun, natutuwa na din kasi kami. Nalilis na din yung mga gastusan and nakakapag-ipon yes, na din po pa. Kami ng mas maayos. Hindi na mo gano'ng kayo kamahal ni Lord? Yes po. Sobra-sobra po yung blessing. Sobrang blessing ni Bibi Kia. So ayan guys, nandito pa din kami at pumipili ng gamit ni Bibi Kia. 200. Swerte naman napunta natin. Love, lahat nakasale. Thank you. Bibi, oh, Cocomelon. Di ba, favorite mo yung Cocomelon na?
natin yan. Yan ang baby. Sumuta. Baby company stroller po natin. Pwede po siya pang newborn. Yes po. 3 months, pwede na rin po. And then hanggang 3 years old, sir. So wait, anong feeling sa lahat ng shinopping ninyo? Ito yung pinaka exciting. Tsaka ito yung pinaka nag-ano talaga kami, sumaya. Kasi lahat-lahat na ng need ni Kia nandito na. And paglaki niya, pwede pa ulit kami pumunta. Like meron pa naman na iwan na balance. Meron pa ano pa yung naiwan? Hindi lang namin po sure. Pero yes, ano yung mga nakuha niyo na hindi mo inakala, Rita, mabibili niyo? Ito, ang mamahal na ito. Agree? Yes po, agree po. Tapos syempre, meron din siyang, ayun, meron din siya yung parang gagamitin niya, pwede siyang maglaro. So, ayun po. Dreamer play. Pero nagpapasalamat na din po kami sa Baby Company and sa inyo, Ma'am Karen, na naka-discover ulit para kay Baby Kia, yeah, na matulungan kami. Sobrang thankful po kami na nakilala po namin. Eh kasi you chose to keep your baby, so God loves you so yes, much. Po. Wow, pinagkakaguluhan si Rita. So kilala niyo si Rita? Yeah. Kilala niyo si Wanjo Bird? Talaga? Yes, napanood niyo yung vlog ko? Yes! Bakit kayo fan ni ano? Ba't gusto niyo siya? Ikaw? Pati po, napaka-inspiring po ng story ni Rita. Maganda din po siya. Nakaganda po. Nax! Wow, thank you po! Maganda. Thank you! Thank you po! Wow! Ang shopping! It's Christmas! Diba? Okay, so Rita, alam ko nagpa-check-up tayo. So lumabas na ang resulta ng check-up ni Rita. So ka-video call natin ngayon si Dr. Jenny. Doc Jenny, can you talk to Rita? Okay. Hi pa, Doc Jenny. Hi, Rita. Hello. Yeah, good to see you again, ha? Okay, I know I have very good news for you. Kasi remember, we did all the tests in the clinic. First, we did your pap smear mo. Remember, we got some samples and then it turned out to be normal. So that's okay. And then remember, you also had like mga issues ka regarding your breast, no? But you know, itong maganda sa result natin, all is good, there is no enlarged mass or cyst, no? So probably yung nangyaring na meron ka nakapas before, it's just physiologic, no? Based lang yun sa hormones mo. So you don't need to worry about everything. Even yung result natin ng ultrasound natin, di ba meron tayong time, even the guides from birth place. So I think, Rita, what we should do lang, that, you know, of course, we need to take care of ourselves. So every year, we need to have a check-up, ha? Para everything is good. Are you comfortable with the IU? Yes, po. Okay, perfect. Uh-oh. So, wala naman po, Doc. So, Doc, nangangahulugan yung pangamba ni Rita na posibleng may cyst siya o cancer. Wala po. Wala siyang kailangan. I praise God! Thank you po. Oy, praise God. I'm sure you are so happy, no? Sobra yun talaga. Oh, kasi yun talaga yung takot mo, eh, no? Yun talaga. Doc Jenny, thank you so much, Doc. Thank you po, Doc Jenny. Thank you po. Thank you, Doc. Thank you. Bye, Doc. Bye-bye. Rita, ngayon na alam mo na wala kang cancer, wala kang tumor, wala kang cyst. Ano yung pakiramdam mo nung narinig mo? Sobrang happy. Ngayon, hindi ko pa na-explain kasi nararamdaman yung saya tsaka kakaba. So, masaya ako kasi nalaman ko yung result, hindi na ako nag-worry para mas matutukan ko ba yung baby ko. Sobrang happy ako. Hindi ko alam paano sabihin, pero sobrang saya po ng puso ko at dahil sa inyo po yung Ma'am Karen, kaya nakapagpa-check up po. Kaya sobrang thank you po, Ma'am. Oh. Lalo na po sa mga naitulong po niya sa amin. Hindi man po nakikita ng ibang tao, pero kami po, alam thank namin you. Po. Oh my gosh, what a day. That moment, bilang isang ina,
Nakahinga ng maluwag si Rita na ngayon alam niya wala siyang sakit at mapapalaki niya ang kanyang anak ng maayos. Which, you know what, also teaches all of us, ha, kapag may nararamdaman kayo, magpa-check up, humingi kayo ng tulong, kasi wag na natin patagalin pa. But if there's one thing I love about the story of Rita, dati po siyang namamalimos sa kalye. At eto na ngayon, may sariling pamilya, kumikita ng pera, may pag-asa. I'd love to leave you with this verse about hope. Proverbs 23:18, there is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off. Ano man ang inyong pinagdadaanan, ating tandaan, basta't may buhay, may pag-asa. So don't lose hope. Thank you so much for watching, for loving our channel. Please give us your suggestions. And don't forget to watch, like our channel, share, and subscribe.